Ang pagkakaalam ko kasi, itong si Ronnie Liang, ito po ay isang singer at ngayon ay nasa military na ata siya. Anyway, ang pagkakaalam ko, siya po ay isang pulahan. Marami na tayong nabasa tungkol sa kanya dati pa. Anyway, at ngayon nga ay meron siyang pahayag tungkol kay tungkol sa It's Showtime sa pagtrato nga kuno ng MTRCB dito sa programang ito at syempre kay Vice Ganda at kay Ayon. Bakit kaya tila nag-iba ang isip ng hangin? Ano ho? Suportado niya ang It's Showtime. Alright, Ronnie Liang, dismayado dahil tila hindi pantay ang trato ng MTRCB sa It's Showtime at ibang show. Yun. Nako po, ulitin ko ha, ito po ay pulahan, itong si Ronnie Liang. Dahil ako'y naniniwala na ang mga gustong magpabagsak sa It's Showtime at kay Vice Ganda, sila po ay mga pulahan. Sila po ay mga diehard. Totoo yun. Dahil una pa lang, alam na natin, sila yung mga natuwa at nagdiwang sa pagsara ng ABS-CBN. At ngayon nga ay gusto pa rin pabagsakin o gustong pabagsakin ang It's Showtime at si Vice Ganda. May mangyayari kaya? Sa tingin ko, wala. Napabagsak ba nila ang ABS-CBN? Sa tingin ko, hindi. Nawala ng prangkisa, oo, totoo. Pero ngayon, lalong namamayagpag ang ABS-CBN. You see? Hindi-hindi magsasucceed yung mga taong may evil intent sa ibang tao. Alright, reaction ng mga netizen. Hindi daw pantay. Ang dami nilang violations. Sabi na itong pulahan din, sigurado. Tapos hindi pantay. If I were you in Showtime, remove Vice Ganda daw sa It's Showtime. Dahil si Vice Ganda daw ang nagpapasama sa It's Showtime. Parang, eto ha, sa totoong buhay, hindi pa ako nakakarinig ng totoong tao. Ha. Ibig sabihin, posibleng mga trolls kasi etong komento na ito or galing sa mga trolls. Pero sa totoong buhay, hindi pa ako nakakarinig ng tao sa paligid ko na hate at ayaw na ayaw kay Vice Ganda. Diba? Dahil sa ngayon, kung nakikita niyo po, kabaliktaran ang nangyayari. Yung hangarin eto mga ABS-CBN haters na ibagsak si Vice Ganda. Yung hangarin po nila na yun nga ibagsak, nagiging kabaliktaran ang nangyayari sa halip na bumagsak, lalo pong namamayagpag. Lalong dumarami yung mga brands na nagtitiwala kay Vice Ganda. Ang ibig sabihin talaga niyan, hanggang social media lang itong tapang na ito ng mga, or itong pagkamuhi na ito kay Vice Ganda. Dahil mga trolls naman yan. So, kung titignan niyo po, yung mga, or dahil dumepende nga sa kuno ay reklamo etong si Lala Soto, ang MTRCB, dumepende sa reklamo ng mga netizens, yun, galing sa mga trolls din, yung kanilang, or naniwala sila doon sa mga hate ng mga trolls. Hate kay Vice Ganda at sa It's Showtime. Alright. Ganito eh, yung estilo ng mga pulahan. Na komento yung mga trolls. Hindi ikaw na lang ang umupo bilang MTRCB chair. Hindi ikaw na lang ang maging presidente. Ganyan na ganyan yung mga yan. Okay? Die hard nga eh kayo talaga. Anyway, magtayo rin ka na rin ang sarili mong office ng mga kontra sa katotohanan. Uy, para pasado lahat ng malalaswa. At, malalaswa. Pasado daw ang malalaswa kaya gumawa na rin ng MTRCB itong isang ito si Ronnie Liang. Anyway, yung kalaswaan, kung babalikan natin, wala eh, hanggang social media lang talaga yan. At kahit sinong matinong tao, hindi talaga iisipin na kalaswaan yung ginawang iyon ni Vice Ganda at ni Ayon. Bakit sinabing bastos at malaswa, or kalaswaan nga, kabastusan at kalaswaan, bakit sinasabi yan ni Enrile, ni Panelo, diba? Ay hindi makasinag-iisip ng tama yung mga yan.